Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Hadj Omar ang inyong magiging guro sa Filipino ika-apat na baitang mula sa Tamparan District, Division ng Lanao del Sur 1. Narito ako upang samahan kayong tuklasin at pag-aralan ang mga natatanging kaalaman para sa pangatlong linggo. Upang maging handa sa pag-uumpisa ng ating talakayan, kailangan ninyong ihanda ang inyong module, button, at papel. Ang tatalakayin natin ngayong araw ay ang pagsusulat ng talata tungkol sa sarili. Bago tayo magsimula, atin munang alamin kung ano ang ibig sabihin ng talata. Alam niyo ba kung ano ang talata, mga bata? Tama! Ang talata ay binubuo ng isang pangungusap o lipon ng mga pangungusap na nagsasaad ng isang bahagi ng buong paksang diwa, kuro-kuro o palagay. Sa madaling sabi, ito ay paragraph sa Ingles. Kailangan ng isang mag-aaral ay marunong sumulat ng talata tungkol sa kanyang sarili. Inaasahan ko na sa pagtatapos ng aralin nating ito ay marunong na kayong gumawa o sumulat ng talata tungkol sa inyong mga sarili. Ngayon, balikan muna natin ang dati nyo nang nalalaman tungkol sa mga dapat isaalang-alang sa pagsusulat ng isang talata. Ito ang mga dapat tandaan sa pagsusulat ng talata. Una, ang pamagat ng talata. Kailangan mag-iisip kayo ng inyong magiging paksa o pamagat bago magsimula sa pagsusulat ng inyong talata. Pangalawa, paggamit ng malaking letra sa simula ng bawat pangungusap at tiyak na pangalan. Pangatlo, paggamit ng palugit sa unang linya ng talata. Ibig sabihin, maglalagay rin kayo ng palugit sa magkabila. 2 pulgada sa kaliwa at 1 pulgada naman sa kanan. Pang-apat ang paggamit ng tamang bantas sa pagtatapos ng iba't ibang uri ng pangungusap. Ngayon, pakinggan muna natin ang isang halimbawa ng talata tungkol sa sarili ng isang batang mag-aaral na si Asma. Ako si Asma A. Alnafi, 9 taong gulang. Ipinanganak ako sa Pagalongan, Tamparan, Lanao del Sur, 9 Pebrero taong 2012. Ang aking mga magulang ay sina Tatay Jarer E. Abdullah at si Nanay Amera E. Saad. 7 kaming magkakapatid, 3 babae at 4 lalaki. Paborito ko ang prutas na durian. Hilig ko rin ang kumanta at manood ng mga Disney movies. Paglaki ko, gusto kong maging isang magaling na guro. Kung mapapansin ninyo, nagsisimula sa malalaking letra ang talata ni Asma. At nagsisimula rin ng malalaking letra ang ginamit sa mga tiyak na pangalan. Asma, Alnafi, Pagalongan, Tamparan, Lanao del Sur, Jarir, Abdullah, Amera, Saad, Durian, at Disney. Kung mapapansin natin, lahat yon ay mga tiyak na pangalan. Kaya gumamit tayo ng malaking letra sa unahan. Kung mapapansin ninyo sa bawat umpisa ng pangungusap ay nagsisimula sa malalaking letra. Mapapansin rin dito ang palugit sa magkabilaan. Mas malaking palugit sa kaliwa kaysa sa kanan.
Ngayon, palakpakan natin ang mag-aaral na si Asma. Sana pakinggan at nabasa ninyong talata tungkol sa buhay ni Asma, higit natin siyang nakilala. Dahil sa pagsusulat ng sariling talata, pwede nating isulat ang mga impormasyon tungkol sa ating pangalan, kapanganakan, edad, lugar ng kapanganakan, pangalan ng nanay, pangalan ng tatay, mga kapatid, ang ating tirahan, ang ating mga libangan, mga hilig o paborito natin, at ang ating mga pangarap. Sa inyong unang gawain, sagutan ang mga sumusunod na patlang sa paggawa ng talata tungkol sa inyong mga sarili sa tulong at gabay ng inyong mga magulang o nakakatandang kapatid. Ako ay si Patlang. Ilalagay mo ang kompleto mong pangalan. Patlang na taong gulang. Ilalagay dyan kung ilang taong gulang ka na. Ipinanganak ako sa... Ilalagay mo ang lugar ng iyong kapanganakan. Ikapatlang na araw, buwan ng patlang, taong patlang. Ang aking mga magulang ay sina tatay. Ilalagay ang pangalan ni tatay at si nanay. Ang pangalan naman ni nanay. Patlang kaming magkakapatid. Ilalagay mo kung ilan kayong lahat na magkakapatid. Kung ikaw lang ang nag-iisang anak, ang ilalagay mo ay, ako ay nag-iisang anak sa aming pamilya. Paborito kong pagkain ang, ilalagay mo dyan ang iyong paboritong pagkain. Hilig ko rin ang, patlang, ilalagay dyan ang iyong mga hilig sa buhay. Paglaki ko, gusto kong maging isang magaling na. Ilalagay mo ang gusto mong maging paglaki mo. Ngayon naman ay dito tayo sa inyong pangalawang gawain. Sumulat kayo ng talata tungkol sa hindi ninyo makakalimutang pangyayari sa inyong buhay. At sa panghuli ninyong gawain, sumulat ng talata na may paksang ang aking paaralan. Dapat itong isulat sa 1/2 white paper. Huwag kalilimutan ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng talata na ating tinalakay ngayon. Galingan niyo mga bata! Tapos na kayo mga bata? Huwag ninyong kalilimutan ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng talata. Sa muli nating pagkikita mga bata, ako si Teacher Hayma, ang inyong guro sa Filipino, ika-apat na baitang. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paalam mga bata!